Good morning mga katekis. So ngayong araw, magpapalit tayo ng LCD ng Vivo Y11. So as you can see, basag na kasi siya. So papalitan natin siya ng LCD. Bago yan, Vivo Y11. So shout out po kay Ate Clet, may-ari po ng ating phone. So let's start. So natatanggalin lang natin ito. SIM card tray, gamit ang ating SIM card ejector. Tanggalin na muna ito. Yan. And then patayin muna natin siya. Power off. Yan, patayin na. So next na gagawin po natin is dito. No. Bubuksan natin 'to. Gamit dito. Dito lang sa gilid, dito sa may SIM card tray kasi dito yung pinakamalapit na pwede natin. So ito na po. Yan. So sa pagtanggal po ng back cover, dahan-dahan po tayo kasi po may fingerprint na flex. So ang gagawin natin dyan is tanggalin muna natin. Tago nyo yung tornillo and dahan-dahan nyo yung tanggal. Yan, tanggal lang. Yan, tanggal na siya and then tanggalin na natin ang flex. Yan. So, tabi naman natin kasama nyo yung SIM card. Yan, so ito na siya. So next na gagawin po natin, yan, tatanggalin natin yung tornillo. Importante ng dahan-dahan pa rin para maiwasan natin mag-damage ang unit. Yan, salamat nga pala sa mga nag-subscribe at nanood ng ating mga videos. Nice ko lang ipaalam sa inyo, ang ating channel is monetized na. So thank you. So after nyo matanggal na yung mga screw, so tanggalin lang natin. Ganun lang po kasimple. Sabi natin. And the next po natin gagawin is itong yan. Next po natin tatanggalin is itong battery. Ito. Yan. Tanggalin natin ito. Remember, you have that is either unattended or out of battery. Karibo. So, ito po. Tanggal na po yung battery. So next po natin gagawin is ito. So tatanggalin lang po natin ito para matanggal yung battery. Ayan po. Tatanggalin rin natin ito. So gilid lang natin itong plastic. Ito po, hahatakin po natin ito. Tanggalin rin natin itong sa power button at sa volume para maiwas ang hindi maputol. Tapos hahatakin po natin ito. Ayan po. So, kailangan lang natin gamitan ng lakas or pressure. Ayan, tanggalin po natin siya. Kasi may plastic pa dito. So, after po niyan, kung makita nyo, ito po yung flex ng sa LCD. So, dito lang po natin tatanggalin sa gilid. Ayan. Ayan. So, pwede nang ganyan po. Tanggalin lang po natin to. Yung flex ng LCD. Yan, tanggalin nyo na po. Yan, yan na po. So, dito na po tayo.
So sa pagtanggal po nitong mismong LCD, gagamit po tayo ng hot air machine. Yan po. Yan. Ito po yung hot air machine natin, no? So medyo maingay lang to. Medyo maingay kasi buhay. Painitin lang natin. Yeah. Kung wala po kayong hot air machine, so pwede rin po kayong gumamit ng blower. So ginagamitan po natin ng hot air machine para po lumambot yung glue. Yung glue na pandikit. Gamit lang kayo ng sanction at saka hilain nyo kung saan yung medyo ano na ito nyo anuhin, buksan. So sa nakita natin dito yung basag, so pwede na natin siya dito simulan. Yan. Pwede na dyan. Yan. So yan. Tanggal na po, no? Yan. Ito na siya. Tanggal na. So after matanggal nyo yung dating LCD, so pinakang importanteng gagawin nyo kasunod nun is lilinisan itong frame. Tsaka huwag nyo rin pong kakalimutan itong sa speaker. Tabi nyo muna yan kasi didikit nyo yan dito para hindi malagyan ng alikabok. Yan. Yan. So, linisan muna natin itong frame. Tanggalin natin yung kahit flat screw pwede nyo yung ilinis dyan. Basta matanggal lang yung mga dating glue, dating nakadikit pang LCD parts ng LCD, para maiwasan madamage yung bagong LCD nating ilalagay. So yun, natanggal ko lang. Shout out po kay Ate Clet sa may-ari nitong phone. Sa susunod tabi, Ate Clet, demo ni Barabad. Joke lang. So ayan po, sa mga magpapaayos po dyan, malapit dito sa aming barangay. Dito po kami sa Bonbon, Barangay Bonbon, Libon Albay. So pwede po kayo pumunta dito sa aking shop sa Kuya Wheels Computer Repair Shop and Printing Services. So habang nagpapaayos po kayo, pwede rin po kayong bumili sa aking fry siomay, fish ball, squid ball, at kick yam. Yan po. Yan. So medyo malinis na. Pero may konting ano pa. Konting glue pa. Tatanggalin natin. Importanteng linisin natin ito kasi hindi masyadong didikit o didikit yung ano, glue pag hindi ito masyadong malinis. Yan. So bago natin ilagay itong LCD, no? Ito. Itong bagong LCD. Bago natin idikit gamit ang glue, so importanteng i-test muna natin siya. Yan. Kung fit siya at kung gumagana. Yan. Tayin natin. Yan. Tayin natin.
yung battery. Silagyan natin yung battery. Bago natin idikit, kasi kung sira to, so pwede natin siyang i-return. Buhayin lang natin. So ayan, gumana po. So shout out po kay Ate Iklet. So yan po, didikit na lang po natin yung glue. Yan, bago na naman ang kanyang phone. Pero syempre, kailangan pa na nating matest yung touchscreen digitizer niya kung gumagana. So hintay lang natin mag-on. So yung sinasabi ko kanina, na ito, so dito po siya. Para hindi mapasukan ng alikabok yung speaker natin dito sa taas. Yan. Yan. So gumagana naman siguro ito. So, hindi nga. Try na ito. Yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ayan, gumagana naman siya. Ayan, okay na. So sa ganyan, pwede na natin patayin ulit at lagyan na ng glue. Shout out sa profile pic na anak niya Tiklet. So sa pagdikit naman po ng ating LCD, sa pagdikit ng ating LCD, no? So gagamit po tayo ng glue na T7000. Yan. Pwede pong gumamit ng ganitong glue. Yan. Ganito po pwede po. T7000. Ito po yung pinakang recommended na glue. Yan. So, importante yung lagyan natin ng glue is itong dito sa may speaker. Kasi para hindi malagyan ng alikabok. Lagyan natin ito dito. Yan. So, after nyo malagyan ng ganyan, syempre, lalagyan natin ng palibot. Yan. Sira-diraji ka talaga. Lagyan na natin. So, importante yung dapat wala mo ng hangin para hindi agad matuyo. So shout out po kay Jika. Shout out po kay Liit. So kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, so subscribe na po kayo. Sa kabalik, sa kabila naman po. So medyo nakakangalay lang kasi kailangan mong idiinan talaga para lumabas yung katas. Kung may mga sira kayong cellphone, sira kayong laptop, desktop, PC, electric fan, yan, dalhin nyo lang po dito kay Kuya Will. Pwede po natin yung ayusin. Yan. So, after nyo malagyan ng glue, yan, lalagyan na natin yung LCD. At saka ilalagay rin natin, ilagay muna natin ang LCD. Importante dahan-dahan.
na effect siya para hindi ma-damage o mabasag yung LCD. Tsaka ilalagyan natin yung flex. Ilalagyan na dahan-dahan lang yung flex para hindi siya ma-damage. Tsaka ilalagyan natin yung battery. Pasensya na kayo sa ingay sapagkat ang aking shop is along the road. So normal na magkaroon ng ingay ng masasakyan. So after nyo malagyan yan, lagyan nyo na rin ito. Pwede nyo na ilagay yun. Then lagyan natin ng rubber band para dumikit siya. Dumikit siya. Ito yung pangmalakas ang technique na ginagawa ng karamihan na technician. Lagyan pa sa taas. Lagi isa pa. Dito na. Pwede yan. Para hindi bumukas sa taas. So, after nito, after nyo malagyan, so pwede kayong maghintay ng 15 to 30 minutes para talagang dumikit na siya. So, pwede nyong itest kung gumagana ulit yung LCD. Yan, gumagana naman yung LCD na. So habang pinapatuyo nyo, so pwede nyo nang ibalik yung ating mga screw sa likod, no? Ayan. Pero syempre dahan-dahan lang kasi bagong palit lang natin yung LCD. Tingnan natin. Tingnan lang natin. Siya. Importante talaga yung dahan-dahan ka lang sa paggawa mo kasi napakamahal ng LCD. So habang pinapatuyo, sabi ko nga kanina, pwede nyo ilagay yung ating mga screws para bawas na sa mga gagawin. Galaw na yung kamay ko, so halatang tanghali na. Happy lunch time, guys. Shout out Kiliit. So dito, ito yung pinakang last kasi nandito yung fingerprint natin.
So yan, patuyuin lang natin. So ito na siya ngayon. So nakadikit na siya. So ang gagawin ko is okay, ibabalik na natin ang back cover ng ating ito. So kailangan lang nating ikabit yan, itong flex na to dito. Yan, ikakabit na natin. So kailangan lang natin to ilagay dito. So once nakadikit na, ilalak natin siya nitong ang laki niya. Yan. Tapos last, ilagay natin ang screw. So juicy ang ating screw. Yan. Tapin natin ito. So after nyan, dahan-dahan, babalik na natin yung back cover. Yan. Okay na. So, final, balik na natin tong itong SIM card. Pagkatapos natin may balik, i-try natin i-turn on. Ay, gumana na siya. Shout out kay Joshua, salamat sa pagtulong sa akin. Shout out kay Tiklet, shout out kay Liit. Yeah. So ito po yung sira ng LCD. So ito yung bago nating LCD. Hintayin lang natin na bumukas, then test LCD pa rin para sigurado. So yan, oops, emergency. Yan. So okay na. Okay na. Yan natin po.